It's called chicken a la king. Go-to recipe ko rin to. Ang sarap-sarap nito. Ah. And you know, like kanina, we made a pasta, di ba? The sauce of this, you can make, pwede mo rin pang pasta eh. Ah. Di ba? Why not, no? Oo. Pag may natira, pwede mong itabi, lalagay mo lang sa pwedeng noodles. Ulam din ito. Pero ang ginawa natin, gumawa tayo ng mga, ito yung muffin, yung white bread. Gumawa tayo ng, pinasok natin sa muffin, then i-toast natin. So nakapwesto siya. Yung tasty lang, yung siniksik mo lang, aayusin mo lang. At saka ito, hindi kailangan flat lahat. Pwede mong ilabas din yung may brown. May mga ano. Para may presentation, no? Presentation is key. Question. So, yung white bread, tinatanggal mo yung crust, tapos pwede. Ginagawa mong parang i-form mo lang sa loob cup. After that, lalagyan mo sa oven, ito-toast mo. Yeah. Pwede mo lagyan ng dry beans or bigas, for example, para mag-press. But like I say, hindi mo kailangan tanggalin yung brown eh. Mm-hmm. Para sa akin, okay. Para crunchy, di ba? At saka medyo may malutong. Ano siya nakaganon. Anyway, okay. Umpisa natin itong chicken alaking. Papakuluan natin ang ating chicken breasts with salt, peppercorns, carrots, celery, puting sibuyas, at dahon ng laurel. Matapos ang 30 minutes, mayroon na tayong malasa na manok. At may chicken stock pa tayo na magagamit sa ating chicken alaking. Ang lasa at linamnam ng dish na ito ay manggagaling sa kanyang sarsa na gawa sa mantikilya, all-purpose flour, sliced bottom mushrooms, red at green bell peppers, 1/2 cup ng ating chicken broth, salt at white pepper, isang egg yolk, at kaunting Chinese cooking wine. At syempre, handa ng bread cups kung saan natin ibe-bake ang ating chicken alaking. Let's do this! Okay. Butter off. Dapat low fire kasi minsan nasusunog ko rin yung butter. Itong butter, parang gagawa tayo ng butter tsaka flour. Equal amounts of butter and flour. Ayan, sige. Okay. Alam mo, importante kasi rito, maluto mo yung flour eh. Para hindi mukhang maglalasa starch siya. Now, pag nakikita nyo, malapit masunog na, then i-add yung susunod na ingredient. Ito, in this case, mushrooms. Mushrooms. Oh. Yan. Okay. Yan. So, parang nagsettle na, nawala yung pagsunog niya, di ba? Tapos, bell peppers. Bell pepper. Ilig natin sa bell pepper. Magandang kulay yan eh. Masustansya din siya. Yung kulay. Red and green. Alam mo, important na pag nagluluto tayo, laging lagyan natin ng konting vegetable, diba? Kasi balanced meal. Ngayon, cream. Yeah. Cream all-purpose cream or gatas. Evaporada. Yan, okay. Yeah. Sige. Okay. So, pampakapal ba to? Creamy. Tapos ang nangyayari dyan, Belle, nakita mo kanina, medyo brown yung mga ano. Yung parang dini-deglaze niya yan. So, dinadampot niya lahat ng flavors. Now, ilagay mo na yung chicken broth. Chicken broth. Okay. Tikman ninyo. Okay. Tikman na ngayon. Yeah, tikman nyo. Okay. Wala, kasi walang lasa yan eh. Gusto makita ninyo kung paano nagde-develop yung lasa. Ah. Okay. Yung sauce. Okay, yung sauce. So, meron na itong butter, cream, chicken broth. Ah, chicken broth. Yeah, may konting flavor from the broth, pero wala pa masyado yan. Nalalasahan mo talaga yung bell pepper. Eh. Okay, now. Talagang yun ang mas okay. Now, ito, ang gagawin natin, lalagyan natin ng asin ng konti. Ah. Okay. Lalagyan lang natin ng konting asin. See. Tapos, ang dish na ganito, kasi kulay puti yan eh. Mm-hmm. So, ang gagamitin mo, white pepper. Ihahalo na rin natin ang ating diced chicken breast meat. Chicken alaking na ito. At this point, pwede mo i-top sa ano eh. Sa pasta, sa spaghetti. Actually, rice masarap din. Yeah. Sandy, alam mo bakit naging chicken alaking? Bakit hindi chicken alaking? yung parang, ang tawag nito, yung chauvinist. This wasn't naman a dish served only to kings. During the olden times kasi, mag-iimbento. Ng history. Sabi nila, ano ba ito? Kailangan malapot siya, hindi dapat watery. Oh, kasi kung watery yan, ang mangyayari dito pag nilagay mo, mababasa, di ba? So, papakuluan muna ito, bale, para kumapal yung sasa. Yes, yes. Tapos pag nilagay mo, medyo malamig na ng konti para nag-dry up na konti. Now, gagawa tayo, kailangan malinis kamay mo. Okay. One egg yolk. Patay mo na yung apoy. Ah, bakit dapat patay yung apoy? Kasi ito, magluluto. Parang hindi mo na kailangan yung init nung... Mainit na kasi. Oo. Okay. So, ito na yung parang coup de gras.
Oh, wow. Finishing touches. Okay. Then you mix it. Then you mix it. Laging may egg yung secret recipe. Alam mo, kanina even in Japanese cooking, pandaya nila yun. Pampasarap yung egg. Oh, yeah. Talaga? Saan ginagawa? Ano bang ginagawa ng egg? Sa sukiyaki? Alam ko lang sa sukiyaki. Linamnam. 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 Yeah. Ito naman, lagay natin yung ating Chinese cooking wine. Sa grocery, mahanap mo yan. Oh. Para pangpalasa pa pa yan. May ano yan eh. May distinct aroma. Flavor. Oh. Ah. Oh. White wine kung gusto mo, pero ito okay na yan. Okay eh. Na. Yan. Cooking wine. Yeah. Oh, bell. Tikman niyo muna ulit. Tikman ulit. Sige, use bell. Pati akin na. Sarap. Okay. Super sarap. Akin na naman. Ito naman, ilagay mo na sa ano sa mga cups. Ay, lalagay ko na. Yeah. Maski na hindi siya ano mainit pa, okay lang. Idiretso na. Okay lang siya. Siyempre, gusto natin may konti red and green para colorful. At saka ito, after nito, Belle, papasok pa natin sa oven para mag-settle at lumapot yung sauce niya. Okay? Okay. Ang dami pala nitong nagagawa, no? Ang dami yan. Tapos lagyan mo ng red and green bell pepper sa ibabaw so that maganda itsura niya. Itsura. Diba? Oh, sige, Belle. Sans, pwede bang lagyan ng cheese? Oh, why not? Alam mo, ibabalik yung question mo, ibabalik ko sa iyo yung question mo. Ano tingin mo? Because, ako pwede. Alam mo, gusto ko kasi, gamitin mo imagination mo eh. Diba? Pagka lumunok kayong, na then nag-i-imagine ka eh. So I want lagi pag tinatanong ako, binabalik ko sa kanila, ay ikaw ano tingin mo? Para sila mag-imagine. Parang masarap may cheese rin. Ayan, nakita mo yung kay Belle, ang ganda oh, may mga colors yung kay Patpi, bland na bland. Punong-puno na. Hindi yung colors eh. It's the colors. It's the you color. Eat with your eyes. Yes. Your, diba? Correct. Ayan. Okay. Pasok. Okay. Ayan natin here. Ayan, siguro mga ilang minutes dyan sa... 300 degrees, mga 5 minutes. 5 minutes ayan. Lang. Yeah, 5 minutes lang. Mabilis, tandaan no? mo, yung bread, pag ginanon mo, ito toast mo ng konti yan eh. Mm-mm. So medyo firm na siya. Di ba? So parang to seal everything off yeah, lang. Yeah. Kasi pagka hindi toasted yan at basa, mababasa yung ano. Mababasa. Pag kinain mo, magiging soggy. Na-imagine ko rin, Sans, pwede yung pandesal, ibukas mo, para kunyari tamad ka na ilagay pa sa cup-cup na gano'n, ipapatong mo na lang, tapos ipapasok mo sa oven. Yun, pero tatapon yun. Hindi, yung konti na i-manage mo. Kasi pero yung pandesal kasi mataba yung ilalim niya, di ba? So, kaya niyang i-absorb. So, paano? Put it in the... Para naging chicken ala king. Chicken ala pandesal. Hindi, pero masarap yun. Bago masarap. Ito, masarap. Kasi ipang palaman. Yeah, sarap nito. Okay. Okay. That's done. Abangan natin. We'll taste this. Okay, ready na. Come on. Ready na. Try na natin. Actually, makikita mo yung difference ng... Basa kanina, tapos pinasok sa oven. Kasi medyo nag-settle yung ano, di ba? Ayan na, yan yun. Ay, ang ganda! Oh, ang cute niya tingnan, toasted. Tignan mo yung textures niya na. May cream, may lutong, di ba? Tapos masarap yung ano, ay, tingnan mo na. Alam mo, I'm so proud of Lola Nora dahil naisip niya to in the 60s. Yes, alam mo yun? Di ba? Isa na namang classic Nora Dasa dish ang napakadaling gawin. Ang chicken ala king, galing! Ang sarap niyan. Tsaka unusual. Unusual. Diba? May impress ang mga bisita mo niya, no? Maganda yan pang merienda, canapes, kung gusto mo may social. Oo, aperitif bago aperitif. Kayo kumain. Diba? Hors d'oeuvres! Yes.